Kumusta? Ito si Glenn ng Unreflex at ngayon i-review natin ang Jordan 13 He Got Game. Pero bago ang lahat, invite ko muna kayong mag-subscribe dito sa video natin at kung nagustuhan nyo yung content, paki-like naman. With that out of the way, tuloy na natin ang review. Flex lang na flex. Kung matatandaan ng marami sa inyo, ang Air Jordan 13 ay siyang huling sapatos na sinuot ni Michael Jordan for an entire season bago siya nag-retire for the second time. With the exception of the last two games of the 1998 NBA Finals, itong silhouette na to yung pinaka-main shoeline ni Michael Jordan nung final season niya sa Chicago Bulls. Maraming iba't ibang original na colorway itong Air Jordan 13, pero itong He Got Game na siguro ang pinaka-sumikat sa kanila. Maaring hindi konektado sa isang malaking on-the-court moment ni Michael Jordan itong sapatos na to, hindi kagaya ng Jordan 4 Black Cement or ng Jordan 12 na Flu Game, pero masasabi kong medyo nasa same level siya ng kasikatan sa mga sapatos na yon, hindi dahil meron siyang dramatic na moment, pero na-feature kasi siya sa pelikula ni Spike Lee na He Got Game. Para sa mga batang 90s, maaalala niya siguro na naging artista doon ng panandalian si Ray Allen na isa rin namang Hall of Famer, kasama niya si Denzel Washington at prominently featured sa pelikulang yon itong mismo na sapatos na to. Pero bukod pa doon, pag kasi sa mainline ng mga Jordan na sapatos, pinagsama-sama mo yung black, red, tsaka white, talagang hindi ka magkakamali. Kaya marami sa mga kolektor ng mga Jordan sneakers, ito talagang hinahanap pagdating sa Air Jordan 13. Maraming iba't ibang pagkakataon kung saan ni-retro na ng Nike at Jordan brand itong sapatos na to, pero yung pinakahuli niyang appearance was way back 2018. So medyo hindi natin mamamalayan dahil sa pandemic. 4 years old na pala itong sapatos na to. Dito sa Pilipinas, medyo mahirap nang hanapin itong colorway na to ng Jordan 13 dahil nga may katagalan na nung huli siyang lumabas, at kung makakahanap ka man ng nagbebenta, usually hindi na brand new at dead stock yung makikita mo. Ako, dahil last year lang ako nag-start ng aking collection, talagang naghanap ako dito sa Pilipinas pero sumuko na ako, hindi ako makahanap talaga nitong pares na to. So ang ginawa ko, umorder na lang ako sa StockX and sa halagang $340, eh nakuha natin to mula sa seller galing sa UK. Ang usual size ko, size 10, pero yung medyo reasonable yung pricing, size 10.5. So, okay na rin kasi medyo yung fit nito, pwede talaga yung 10.5 sa akin. Para sa inyo na hindi pa nakabili sa StockX at nagbabalak kayo na kumuha ng ganito or another pair, just be reminded na pag $200 pataas yung halaga ng sapatos na ino-order nyo, marami kayong babayaran bukod sa tax, sa shipping, pati sa StockX fee. Meron pa yan taripa sa customs. So dito, sa kaso ng sapatos na to, umabot na mga around 22 or 23,000 pesos yung neto na nilabas ko. So medyo masakit-sakit, pero since ito yung paborito kong silhouette ng Jordan series at ito yung paborito kong colorway out of all of them, medyo tinanggap ko na yung punishment ng ganung kalaking halaga, magkaroon lang ako nito. And masasabi ko, ngayong nasa akin na to, hinding-hindi ako nagsisi. Oo, medyo malaki yung ginastos ko, pero kasi yung fulfillment na nakuha ko, medyo hindi mo rin mababayaran nung nakuha ko to. So, okay lang, fair lang. So, simulan natin sa box, very standard na Jordan 13 yung ginamit. Actually, throwback talaga itong look na to kasi nung lumabas noong 1997 itong sapatos na to, eh ganito rin yung mga box na ginagamit. So, gone are the days na ginagamit pa yung swoosh na Nike logo, pure Jordan na yung branding natin dito. So, metallic na silver yung kulay ng box and then itong Jordan logo natin, eh pula. Bukod doon, wala namang ibang special dito sa box ng sapatos na to. Makikita mo, very plain sa lahat ng angulo. Dito nga lang, makikita mo yung size 10.5 tsaka yung kung ano-anong details pa niya. So, unang-una mong mapapansin dito sa Jordan 13 natin, eh yung upper niya, pure leather, and then kulay white lahat yan. Malambot na leather. Tapos may dimples siya na parang golf ball. Pero ang inspirasyon kasi nitong sapatos na to, eh yung panther, yung wildcat na panther. Kasi nga, ang tawag nung mga panahon na yun kay Michael Jordan, eh black cat, na pag daw dumaan siya sa harapan mo, siguradong mamalasin ka ng araw na yun. True to the inspiration of the panther, makikita natin dito, ito yung pinaka, kumbaga, iconic na touch nitong Jordan 13, yung mata dito sa likod. Hologram yan. Ibig sabihin, pag ginagalaw mong ganun, medyo nagbabago yung nakikita mong image dun sa loob. And medyo greenish siya,
kasi nga green yung mata ng mga Panther. Bonus tip ko nga pala sa mga bumibili ng retro na Jordan 13, maaring minsan makita nyo parang cloudy o hindi nyo na makita yung hologram dun sa loob. Hindi ibig sabihin nun fake yung nabili nyo o defective or ano. Ibig sabihin, may nakapasok na moisture dito sa hologram ninyo and then namumuo, kumbaga parang sa baso na naging frosted yung labas niya. So anong solusyon dun? Kuha ka lang ng hair dryer and then wag mo namang isagad yung init pero yung tamang init lang and then pahanginan mo siya ng anywhere from 30 seconds to 1 minute. Mawawala rin yung moisture niya and then makikita mo rin yung loob. You're welcome. Dito naman sa midsole natin makikita mo itong part na to would be suede. Itong ano malambot na bahagi nito. Tapos sa ilalim, again, leather and then rubber na yung pinaka-bottom niya. Dito naman sa harap, pag umabot dito sa part na to, matatapos na yung suede and then dito sa harap, sa toe box natin, leather yung itim na yan. Dito naman sa mga shoelaces, black na rope style shoelaces yung ginamit. Yung tongue natin ay leather, makikita mo, may pula na Jumpman logo dyan. Dito naman sa side na to, similar lang yung theme. Although sa part na to, medyo malaki yung midsole suede area. Mas maliit yung leather na dimpled na portion natin. Sa likod naman, medyo simple lang. Wala ng Jordan branding, walang hang tag dito. Pero very simple black design. And then, kinocomplete na niya, kumbaga, yung black and white theme nitong sapatos. Sa loob naman, medyo mahigpit kasi yung pagkakatali ko, pero hindi Nike Air yung branding sa loob. Jumpman logo yung makikita natin dyan. Sa ilalim naman, makikita natin yung outsole. Pinaka-unique siya, in my opinion, pagdating sa lahat ng mainline na Jordan na sapatos. Kasi parang Panther paws pa rin yung ginamit. Parang yung mga pad sa ilalim ng paa ng mga pusa tsaka ng mga Wildcats. Maging pusang bahay man yan o maging leon yan, parang ganun yung ginagaya. Parang medyo pastel-y na comfort padded yung look na ginawa after ni Tinker Hatfield, who is the designer of every Jordan from 3 to 14, if I'm not mistaken. So, itong ilalim natin, makikita mo, nandun pa rin yung black and white na theme, pero wrapped around yung mga edges niya na medyo Chicago Bulls red yung ginamit na kulay. And then sa ilalim, meron siyang parang carbon fiber na shank. And then makikita mo dyan, nandun yung logo natin ng Jumpman. So paano ba natin i-rate itong Jordan 13 He Got Game? Unahin natin sa looks. Pagdating sa looks, ang magbibigay kong score sa kanya, and medyo biased ako kasi hindi nyo natatanong, ito ang paborito ko sa lahat ng Jordan, ibibigay ko na 10 out of 10 yung looks na to. Para sa akin, yung design niya, yung black hat theme, yung story, and the fact na siya yung sinuot ni Michael Jordan sa last season niya is so symbolic of the 1990s, which was the time na medyo papasok pa lang ako ng high school. So talagang matindi-tindi yung looks nito para sa akin because napaka-throwback sa aking childhood. And again, that's just me. Maybe sa inyo, pangit siya and bagsak yung score niya sa inyo. And I totally respect that. Pero as far as I'm concerned, parang sobrang perfect nung gamit ng hologram na madalas gamitin at the time sa mga Marvel comics na mga covers, lalo na pag special yung isang episode. And then, yung dimpled na leather, yung leather na toe box, yung gamit ng suede na I think one of the first times na nakakita akong gumamit ng suede nung high school ako, itong part na to. It's just so classy yet so sporty, which is basically what Michael Jordan and his shoes stood for at the time. Pagdating sa materials, wala naman akong masasabi dito. I mean, hindi naman siya premium Italian leather na parang sapatos ng Dior o Louis Vuitton. Pero for what it is and how it's priced, I think medyo fair naman yung ginawa nila dito. Ang hindi ko lang gaanong gusto na detalye and baka yung ibang nagka-Jordan 13 dito na experience na, sometimes doon sa mga dimples sa ilalim dito, may lumalabas na sinulid. Medyo natural yon sa mga Jordan 13, nangyayari talaga. And meron kaming fix para sa problemang yon, pero that's another story for another day. So kung score sa materials ang bibigay ko dito sa sapatos na to, siguro 9 out of 10. Again, nothing super spectacular, but everything is very very good. I mean, hindi naman special, hindi naman premium ng sapatos, pero for what it is, it's, again, very good, above average good. Pagdating naman sa comfort, sinasabi ng iba na ang Jordan 13 ang pinaka-komportable out of all the Jordans. Ako, I beg to differ. Maybe it's my favorite, pero I can't deny the truth na para sa akin, Jordan 3 yung pinaka-komportable
arguable pa nga para sa akin between Jordan 5 and Jordan 13 kung anong pinaka-komportable. Pero in this particular pair, na panglakad naman na natin, na pangtakbo na natin, highly comfortable, very snug fit para sa inyong paa. I recommend going true to size kung ano yung sinusuot nyo usually, yun yung kunin yung size dito. And maybe, just maybe, pwede kayong maglaki ng 0.5 sa usual na size nyo. Pero wag na wag kayong kukuha ng one size lower or half a size lower. Baka kasi masira lang yung sapatos, magka-lukot-lukot siya pag pinilit mo dun sa paa mo, lalo na kung wide footer ka. So, true to size tayo or half a size larger. Yun ang marerecommend ko. So, para sa akin, 9 out of 10. Sa nostalgia trip, sabi ko nga sa inyo, walang masyadong mga magic moments na associated dito sa shoe na to kung on the court action ang hinahanap mo. Pero, kung ang pag-uusapan ay yung pagiging symbolic niya sa 90s, pagkaka-include niya sa pop culture, lalo na sa movie, malakas-lakas yung nostalgia trip nitong sapatos na to. So, para sa akin, 9 out of 10. Ang final rating ko dito sa shoe na to, mga 9.2 out of 10. Very, very excellent. And again, ito yung paborito kong Jordan out of all of them. Like, paborito kong Jordan 13, paborito ko itong colorway na to. Kaya medyo biased ako. Other people have scored this as low as 8, 7, 6.5. That's totally fair. It doesn't mean the same thing to them as it does to me. Pero para sa akin kasi, nare-remind ako dito sa panahon na first year high school pa lang ako. Wala pa akong masyadong pakialam sa mundo. Kumbaga, napakasarap maging bata. Wala kang aalalahanin na stress. And this thing really captures that spirit for me. So para sa akin, I admit this is not the best Jordan ever, but it's certainly my favorite. At yun po ang review natin nitong Air Jordan 13 He Got Game. Para sa mas marami pang videos, mag-subscribe kayo, mag-like kayo dito. And I'll see you sa susunod nating show. Bye-bye!